guys, good morning. Ayan, overtime po tayo. Tayo ay may gagawin. Ganito pa ang buhay dito sa Australia. Sabado at Linggo, pag may work talaga, ayun, papasok po. Ayan, umulat pa sa labas. Oh. At ipapasyal ko po kayo dyan sa mga daan-daan para makita ninyo kung gaano po kaganda at kalinis. So, tara, let's go. Tayo ay gagamit ng ayan, oh, yung sa Google Map. Tara, samahan nyo ako at tayo ay maglibot-libot hanggang saan tayo makarating. Punta tayo dun sa pagtatrabahuhan ko. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa naming trabaho ay yung service ng anak yung kasama kong puti. Meron pa kaming gagawing mga dalawa, tamang tama, hanggang alas 12 na uwi na po ito. Ayan yung ating sasakyan, medyo magulo at tayo ay may ginagawa dito. Ayan. Dito kami sa sea lanes. We gonna start now, Alex? Yep. Just put it on automatic. So, ayan po yung ginagawa namin. Dito kami sa isang kumpanya. Ang papaganahin na namin. Ito po ay cooling unit. Carrier yung modelo. Ayan, sinerbisan namin, nag-change oil kami. Para siyang aircon. Tapos, ayan, pinapalamig niya yung sa loob. Sa mga hindi po nakakaalam na mga viewers natin. In short po, para maunawaan yung mabuti. Para siyang yung normal na aircon lang. Dito nilalagay yung ano, parang fridge. O yung refrigerator racks. Dito nilalagay yung ano, mga produkto. Ayan. Sa loob. Tapos may tatlong fan dyan, ayun yung nagpapagana at nagpapalamig. May sariling makina, electric motor. Ito yung gawa sa ano, carrier. Easy Cold. Model 1150. Start it! Yup. Ngayon yung apprentice namin, naturoan ko. At meron pa tayong isang gagawin. Narianda muna tayo mamaya. Si kapatid ando doon. Shout out sa mga tropa natin dyan, mga kaibigan. Yeah. So ito yung loob ng sasakyan ko, guys. Yan, meron ng tubig. Ayan, dyan yung mga gamit ng gagamitin yung pesa ng sasakyan. May toolbox. Ayan, shout out po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin. Mga masigasig nating subscribers, guys. Banat na naman tayo ng isa. You need some oil? You need some oil? Coolant? Okay, I will give you. Bigyan ko lang si Kolokoy ng ano. Coolant daw. Ito, guys. Bibigay natin sa kanya coolant.
ang ating trabaho po dito guys ay isang refrigeration mechanic. Ayan, tulad nung sabi ko sa inyo kanina, ito ay related na mostly dun sa refrigeration and air conditioning. So ito po yung trabaho natin dito sa Australia. So shout out po sa inyong lahat. Ayan, work reveal po. Ayan po yung trabaho natin. Sa mga nagnanais na pumunta dito sa Australia, pag meron kang skill, ayan, napakadali lang po, lalo pag may ano ka, backup. Yung kapatid ko dito ay nagtatrabaho kasi dito sa Australia sa dagal ng panahon. Ayun, kinuha niya po ako dito. So yun yung pinaka easy na pagpunta ko dito sa bansang ito, yung mayroon ka talagang backup. Mahirap po yung wala kang kakilala, ganun. Kasi dun sa papailan mo sa pag-a-apply ng trabaho dito sa Australia, tatanungin ka dun kung meron kang relatives, pamilya, kakilala, yung ganun-ganun. Ayunda muna tayo guys. Ayan, meron tayong up and go. Ito yung liquid breakfast natin. Tapos meron din tayong mansanas dito, peras. Ayan o, oh, yung paborito ko, kamote sa kamay itlog guys. Meron din tayong sandwich. So dito muna tayo sa itlog. Ayan o, oh, pasensya na kayo sa aking baunan, medyo marumi. Mga nagme-mekaniko po tayo, eh, sa aming mga mekaniko, technician, eh, wala naman pong problema sa mga ganyan. Yan yung hanap buhay natin guys, kaya huwag tayong mag-inarate. Yan o, oh. Sa kung nakikita ng dollar, dollar ang mahalaga yan guys. Nilagang itlog. Sarap. Ayan na naman yung mga ano, mga uwak. See that crow? Same like a baby. They are screaming. Marami pong mga ibon dito, mga parot din. By the way, this is Alex. Hello. He's our not new apprentice. How long have you been working in trucks, Alex? A year. A year? Mm. Yeah. It's good. Okay, sinasabi ko sa inyo guys kanina ano mga uwa. Hindi po yung nagpupusok naman. Kaya yung mga bulaklak. Ano, kita nyo yung kulay itim daw. Dami nila dito. Ayun, lumilipad dun. Oh. Nagkalat dyan lang siya dyan sa akin. Ayan guys, meron pa tayong isang trabaho. Di bali sana tatlo ang gagawin natin. Ayan na lang. Dalawa na lang po, baga alas 10 na. So, ayan, barat ulit. Let's go. Guys, di mapagana ni puti yung sasakyan o yung cooling unit. Ayan,
tulungan natin. Dito tayo sa taas. Tulungan natin siya, guys. Okay. So did that fuse blow out? Kumana, guys. I think better we need that small wire. Small that that join together, right? Yeah, I think it's too long. Yeah, it's too long. We need that short one. Well, if you're going in my car, I have side cutters that can cut it shorter. Sweet, then we gotta check it up here. I think I have here, but yan guys, subukan natin i-jumper. Tapos na namin servisan. Ngayon tayo naman kumana. Isa na lang itong gagawin namin. Tapos balikan ko na sa auto. Tapos uwi na po tayo ng alas 12. So shout out po sa inyong lahat. Ganito po yung uri ng trabaho natin dito sa Australia. So ayan yung mga service namin. Tignan nyo. Yan. Ayan ang aking service. Ito naman yung kanyang service na D-Max. Yan ang diba ang kikisig. D-Max din yung sa akin, kaso medyo may kalumaan na konti. Pero ayos lang. So let's go. Tirahin muna natin ito, mga tan. Me and Alex are working on it. Let's try if the unit will start or not now. Let's get out. Ayan guys, subukan natin yung pagganahin. Hindi na kumana. Check it out. Yep. Andar na yan, tol. Starting. It is starting. Start. Guys, ang rinig yung tunog, na-under na yan. Wala, Pen? Come on, baby! Come on! So, ayan, shout out sa inyong lahat. Thank you.
careful. Tumahan na guys. Pwede na tayong umuwi. Tayo ay maglalaba mamaya sa bahay. Ngayon ay araw po ng Sabado, overtime. So, habol tayo ng labahan. It's all done. Give it up, Alex. You did it. Inshallah, ito tayo niyan. Hindi pagkatsaga lang mga guys, muna tayo ng tubig. Yan, shout out to you lahat. Alex, don't close. Or you will just switch off there. Switch off. So yan guys, papa-stop na lang natin yan. Pull it out and then close the panel. Get it. So ayan guys, pauwi na tayo sa bahay at yung tulad ng sinasabi ko, tayo ay maglalaba. Ayan, pauwi na rin si Pute Alex. So ayan, shout out sa inyong lahat. Tara, let's go. Ayan, happy 1,500 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Hindi ko po lubos akalain na maaabot natin yung ganyang subscribers guys. Kahit hindi pa tayo sikat na vlogger ayos lang. At least napapanood nyo yung buhay namin dito sa Australia. Tapos nung andyan ako sa Pilipinas, doon sa aming barrio vlog, nagagatas tayo ng palay, nagga-garden-garden. Ayan si kapatid daw. Sabay po kaming overtime. So, ayan, tignan nyo po yung kalsada dito. Pabaliktad po siya. Dito po tayo sa kaliwa. Sa Pilipinas po, nasa kanan ang papunta. Dito, punta kaliwa. Ganoon din ang pabalik, sa kaliwa pa rin. So ayan, go. Sana po di kayong magsawang manood sa aking YouTube channel doon sa aming Barry Vlog. Australia na po. Dati ginagamit ko yung ano, yung Pinoy in Australia. Kaso nga lang hindi siya talaga searchable sa YouTube. Kaya binalik ko yung dati kong pangalan. Hindi ko po kasi ma-edit. Pag tuwing pumupunta ako sa Google, sinesearch kong ganun. Ayaw mag-pop up. Kaya yung mga ibang viewers natin, syempre nakikita dun sa screen. Pinoy in Australia. Hindi nila makita. Kasi ang dami talagang mga vlogger din dito sa Australia. Lang sa profile pics mo dito. So ayan, maraming maraming salamat po sa mga subscribers natin. Medyo umaangat po. Dati ano lang, 100, 200. So ngayong buwan na to, dun dumami po. So I'm very thankful. Ayun, napapanood na yung ating vlog dito sa Australia. Paring subaybayan. Iba po ang linis. Kaya yung paulit-ulit po sinasabi sa inyo na tuwing nag-vlog ako, ang linis ng kalsada dito. Tapos, ano ba? Meron kayong freedom. Tapos, accessible yung ano, pag wala kang sasakyan. Meron yung bus dito na umiikot, yung in-apply ngayon sa atin dyan sa Pilipinas. Bro,
what's happening, bro. Yan po yung bus stop. Per oras yan. Per ora dumadaan. Kung ano yung bus na sasakyan mo yan, 658-999, yan dadaan. Yan lang talaga bababa. So yun yung abangan mo. Ang oras po natin ay alauna. So mag-enjoy muna kayo dyan sa view. Parang nakikita nyo na din yung parang nakikita nyo na yung Australia at parang andito na rin po kayo. So ito po yung lagi po dinadaanan pag pumunta pa po ng Sea Lanes, yung pinuntahan namin ni Kuya. So ngayon yung mga ibang tao dito nag-e-enjoy na sila kung saan pumunta. Limit yan sa yan sa mundo. Nagbabay nilang ngayon, Suzuki Swift tapos yung Colorado, yung mas maganda yung nasa kaliwa, naka top down na kotse. Dito lahat makikita mo yung mga magandang sasakyan. Kahit anong gusto mong sasakyan dito pwede mong ilabas basta meron kang pera, tapos umaakma doon yung sinasahod mo sa buwan-buwan. Hindi man lahat, pero kalimitan dito nakikita ko mayroong mga Tesla. Tapos yung mga gumagamit pa mga Asian, mga Nepali, gano'n. Bhutanese. Ibig sabihin, malalaki yung mga sinesyal doon ngayon. Gutom na tayo guys. Oras na natin ay alauna. Ito tayo pa yung mga ay maglalaba. At yan, papahinga ng konti. Medyo na traffic na tayo. 108 na pala. Ayan, sinasabi ko sa inyo guys, ako lumaslas. Nakatakbaw na yun ako. Ito na sa gilid. So ayan, kwentuhan muna tayo. Dati, baguhan pa lang ako dito. Ngayon talagang naninibago ako sa kalsada. Hindi pa biliktad eh. Dito ka sa kaliwa. Eh, nasanay po tayo dyan sa Pilipinas na sa kanan. Ito yung pinakasikat na university dito sa Fort Australia. Ay ang Murdoch University. Iba't ibang lahi po ang nag-aaral dyan. Yan yung Murdoch University. Pag nag-aaral ka dyan, yung mga international student, mga anak ng artista, yan nag-aaral. Yan lang po natin yung speed natin sa ganti. Kasi mahirap na po makuhanan po tayo ng camera. Tingnan nyo po yung nasa harap natin. Hindi ganun mabilis na. May gira. Isa pa dito mga guys. Yun, doon po tayo. Puso po ang sakit. Sipon. Ganun kasi pa bago-bago po yung clima.
galing niya, yung kambal niya. Cute boy. Dito po sa Australia, parang nasa Pilipinas ka rin. Kasi madaming punong kahoy. Ganun. Ngayon sa tingin ko lang eh. Pero pag ewan ko lang kung bago pa dito. Ngayon parang maninibago lang. Pero ang ganda. Ganda talaga dito sa Australia. Wala akong masabi. Pangumuhay dito sa Australia ay pag may trabaho ka lang. Diba? Ayos. Inom ako mamaya ng gamot. Eh, sinisipon pa rin tayo. Ayan guys, ang nakikita nyo sa harapan ko, yung signal light na yan, dun sa tuktok niya, merong ano, camera. Pag di ka naka-seatbelt, ayan, tas beating the red light niya. So, ubusin lang natin yung ano, battery ng aking camera. At kung hanggang saan lang din yung aabutin niya guys pag namatay na. So ayun, muna lang tayo. Go man. Napakalaking camera. Ibig sabihin, may camera dyan sa
Ayan yung road train na sasakyan, guys. Oh, di ba ang haba? Road train. Nung andun ako sa Saudi, sa Almaray, may nanonood man at saka Almaray, kasi doon po ako dati magkatrabaho sa workshop. Dati po din ako empleyado doon. Ayan yung purpose namin dati sana yung sasakyan rin. Road train, kaso nga lang, mga depo na pagdidilidira, medyo makikikit po yung kalsada, hindi po pwedeng papasok. Di gaya po ganito sa Australia, maluluwang po yung kalsada, tapos yung mga establishment ay yan, oh, nandiyan lang sa gilid, malaki po yung tarpingan. Di gaya po sa Saudi, hindi talaga po pwede. So shout out po sa mga taga Almaray, yung mga naging tao po dyan, kung nandiyan pa kayo, ingat-ingat. Stays lang. Kumbalang araw ay mapatpat kayo rin dito sa Australia. Pero mahirap din pumunta dito. Maraming requirements na kakailanganin. Hindi po basta-basta pumunta. Dapat meron kang backup, backer. Pharmacy open. Si Dunlo Massage open.
Ganyan lang, hindi yung napakarami parang sa atin ang daming nilalagay. Mga pulyetos. Nilalagay kung saan-saan sa pader, ganun dito po tingnan niyo, diyan lang sa baba. Sabi ko sa inyo guys, dati yung mga daon na yan wala pang ayan yung maple tree, tapos ngayon po ayan namubuwa na sila yung mga buwa, ang speed ko dito ay 50 pala sa mga tropa natin dyan, mga tropa kaibigan, ayan, shout out po sa inyo lahat. Ito po yung vlog natin ngayon, 108. Sana ma-monetize na yung ating channel kasi meron ako mga copyright po, ayusin po natin at tayo ay kumita sa YouTube kahit unti-unti lang pambili ng soft drinks. Pero mahirap din maging YouTuber guys. Vlogger napakahirap. Yung paggawa mo lang ng ano, content tapos mag-edit. Sobrang hirap na. Kung paano yung tema ng vlog mo. Sa akin naman, hindi naman po ako ganun yung marunong na vlogger. Kasi itong YouTube yung tulad ng nasabi ko kasi ginagawa ko po siyang parang diary ng buhay. Sinisip ko yan. Sinisip ko ito na vlog-vlog. Para oras na pagtanda natin ay mayroon tayong maipanood sa mga magiging apo. O kaya, ayun, makikita mo kung merong nabago sa iyong buhay. Ganun guys. Tapos, ayun, pag tumanda na tayo, ah, ganyan pala. Kabataan, talakasan ko yung ganun pa. Tapos yung mga pinasya lang matulad sa akin sa awat po ng Diyos na karating po ako dito ng Australia sa pagsusumikap. Dito na lang meron po tayong kapatid na ako dito. Kaya natulungan po tayo na pagpan sa bansang ito. So malaking blessings po yun guys. Napakaswerte talaga natin. Pero dumaan din tayo sa butas ng tarayan.